Magandang araw sa inyong lahat mga ka-teach. Tuloy-tuloy lang ang pagtulong natin sa kasama natin sa pamamagitan ng ganitong pamamaraan. Pagbasa ng mga signs sa area nila, nang sa ganoon mabibigyan natin sila ng assessment reading base dito sa mga signs sa area nila kung saan pinasa nila sa akin. Pinamagatan ko pala itong Japanese Treasure 3 Inside Rock Deposit Markers Assessment 188. Sa madaling salita mga ka-teach, base dito sa sign sa area ni Sir, tatlong deposito na nasa loob ng bato. Kaya yan ang tatalakayin natin mamaya at pag-uusapan. At bago natin umpisan ng lahat, sana huwag makalimot mag-subscribe dito sa YouTube channel ko, CodeReader MMS. Nang sa ganon, updated kayo sa mga bago nating content mga ka-teach, lalo na sa lecture and guide. Ganon din sa Facebook page kong CodeReader Official, mag-like and follow lang dito mga madam at mga sir. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga gustong magpabasa ng mga signs sa area ninyo, ito lang ang pinaka-assessment mechanic. Pakibasa lang nito, number 1, number 2, number 3. At sana dapat klaro at legit ang mga sign na ipapasa ninyo sa akin para maintindihan natin mga ka-teach. Pero kung hindi, mahirap yun mga ka-teach. Okay, bago natin umpisa ng lahat, mag-intro muna tayo. Let's do this! Ito na mga ka-teach, sa lahat ng gustong matuto at madagdagan ang inyong kalaman, halina't sabayan nyo na ang simple lecture kong ito. Pinamagatan ko itong 3 Inside Rock Deposit Markers Assessment 188 base dito sa sign sa area ni Sir. At ito yun mga ka-teach. Kung mapapansin natin, may tatlong naka-engrave na pabilog. Nandito sa ibabaw ang isa. Ayan. At ito yung pangalawa. At ito naman yung pangatlo. Ayan. Ang pinaka general meaning nito sir, lalo na sa may-ari ng sign na ito, makinig kang mabuti. Lahat ng sign na ito, nangangahulugan nito ay mga Inside Rock Deposit. Ayang tatlo na yan. Ibig sabihin, nasa loob ng mga bato ang deposito nito. Subalit, kanya-kanya silang reference area at kanya-kanya silang deepness or lalim. Maliban lang dito sa isa na ito. Itong pinaka number 1. At ito ang tatalakayin muna natin. Ganito 'yan. Zoom in natin. Ito ang pinaka number 1. Para maintindihan talaga ninyo, number 1 'yan. At ito 'yan. Ayan siya. Ayun sa ibabaw. Zoom in, ito siya. Kung mapapansin natin mga ka-teach, napakagandang sign na ito. Kung mapapansin natin, may naka-engrave dito na paikot. Ayan. At ang pinakagitna niya, klarong-klaro talaga na bumukol. Sa madaling salita, pag mga bumukol na sign at lalo na nasa loob ng
pabutas or paikot na pagka-engrave na binutas. Ang ibig sabihin nito, ito yung pinaka number 1 natin sa inside rock deposit. Number 1. Ang ibig sabihin nito, sir, may depositong litaw or wala or hindi siya nakabaon sa ilalim. Hindi siya nakabaon sa ilalim. Mali yan. Kung saan litaw siya, nasa bandang taas. Kaya ang pinaka magandang gagawin mo nito, dahil nasa taas siya na nakapwisto, nasa loob ng bato ito, at makikita mo ito sa mismong paligid sa area na yan. Dito lang mismo sa sign na ito ang pinaka travel sign niya. Itong pinaka ano niya, ulo niya. Ayan. Yan ang travel sign niya. At bantayan mo kung saan ito nakaturo. Kung nagtuturo ito ng isang bato sa unahan, banda doon. May isang bato around, palagay lang natin mga 7 meters, 9 meters. Bantayan mo ang batong iyon kung magpapasa pa ba siya ng ibang sign sa aligid. Halimbawa, may batong natamaan sa unahan at ito yun. Halimbawa lang. Ayan. Papunta doon, 7 meters, at may batong natamaang malaki. Bantayan mo ang batong yun kung may on-the-spot deposit sign sa mismong batong yun, tulad ng heart. Ayan. Ibig sabihin, pag may naka-engrave na on-the-spot deposit sa batong iyon kung saan ito nakaturo, ay sigurado na gamitan mo na ng metal detector. Kasi pag tutunog ang metal detector, ibig sabihin may laman ang batong yan. Pero kung sakaling another sign ang ipapasa niya, halimbawa may arrow sign sa batong iyon, sundan mo ulit ang arrow sign na yon kung saan siya magtuturo, baka may sasalo na naman na ibang bato. Pasapasa lang ang mga sign, mga katiits, at bantayanan ang mga travel order sign para masundan natin ang exact location ng target kung saan tulad nito na on the spot deposit na sa loob lang ng bato. Ayan ang pinaka final assessment reading ko. At kung masundan mo to ng maayos, sir, at magamitan mo ng detector ang batong yan, kung tutunog man, huwag mo nang kalimutan or huwag mo lang kalimutan si Code Reader, kasi kuha mo yan. Ito ang unang deposito sa inside rock deposit. Ito yung pinakauna. Number 1. Dito naman tayo sa pinakapangalawa. Ayan yung pinakapangalawa, mga katiits. Dito natin makikita yan. Sulatan natin maigi para maintindihan talaga ninyo. Ang pangalawa, ayan siya. Ito siya. Bilugan natin. Ayan siya. At yun ang pinakapanguna. Tapos na tayo dyan. Dito tayo sa pangalawa. At ito yan. Kung mapapansin natin, may biak siya, mga katiits. Ayan yung biak niya. Oh. Ayan. Load lock position. Lahat ang ibabaw ng nakaumbok. Ibig sabihin, litaw pa rin ito. Kung saan, kinain uli siya ng naka-engrave na pabilog. Sa madaling silita, pasok pa rin ito sa pinaka-number to, inside rock deposit. Pero hindi na ito litaw. Mali. Kung saan, nasa ilalim na ito ng lupa. Ayan. Pero may pero tayo, mga katiits. Hindi ito malalim, sir,
dahil base dito sa pagka-engrave niya. Tunneling ito mga katiits. Short tunnel ito, maiksing tunnel na papasok. Ayan, papasok siya sa batong malaki na hugis takip. Yan, ito yung pinakatakip. Replika ito eh. Kung saan yung nanghahanapin mo dyan sa area mo. Ayan. Ngayon, yung takip na yan, nakasintro yan sa pinakadiging spot kung saan may lamang deposito sa ilalim na sa loob ng bato. Nasa ilalim niya ang pinaka-deposito. Kaya ang pinaka-magandang gawin mo dito, sir, pwede rin bantayan mo tong pinaka-arrowhead. Ayan. Kung saan nakaturo yan, hanapin mo ang malaking bato sa area na yon at tingnan mo na hugis ba siya takip na tulad ng parang lamisa, malapad siya. Malapad. Dahil kung mayroon man doon sa unahan na sobrang laking bato na malapad, kahit pinatungan pa yan ng ibang bato, pero talagang siya ang makaagaw pansin, ang batong malapad na yan na parang lamisa, banda doon. Doon kahit umabot man yan ng mga 20 meters basta papunta doon, ibig sabihin yun na yung target na sinabi kong nasa ilalim ng takip ang deposito na naka inside rock deposit. Pero hindi mo basta-basta matatanggal ang takip na yan base dito sa pagkalagay ng sign na ito. Ayan, hindi mo yan basta-basta matanggal dahil sobrang laki yan, sir. Banda doon yan, makikita mong bato na yan. Binigyan ka na ng or nagbigay na sila ng layout ng tunnel kung saan ito yung pinakadaanan niya. Ibig sabihin, kung makita mo ang batong malaki doon sa unahan, dito banda, doon banda, ito gamitin natin, doon banda. Ngayon, kung may bato mang malaki, i-drawing natin. Ito yung batong malaki, malapad. Ayan, kahit nadaganan man yan ng ibang bato, naipitan siya. Hindi mo talaga basta-basta matatanggal yan dahil yan ang pinaka-centering or center lock nila eh. Ang kailangan mong gawin, may sinabi siyang daanan ito kung saan dudukot ka ng side papasok sa ilalim. At ito na yun mga katiits. Yan na yung daanan na sinabi niya. At kailangan mong sundin. Padukot. Pero hindi ito malaliman. Okay, tapos na tayo sa pangalawa. At dito naman tayo sa pangatlo. Ibalik natin. Ayan, ito na yung pinakapangatlo natin mga katiits. Ito. Ayan. Pang number 3. Para maintindihan talagang maigi nang masundan ni sir dyan sa area niya at malaman niya kung ano ang gagawin. Ito naman, i-zoom in natin dito banda yan. Itong sign na ito, palakihin natin. Dito natin makikita yan. Ayan. Isa rin ang meaning ito, sir, sa or kasama ito sa number 3. Inside rock deposit. Base dito sa pagka-engrave niyang pabilog at may buta sa gitna. Ngayon, ang pinaka-travel sign niya, dahil wala siyang kaiba-ibang guhit kung saan ito nakaharap. Halimbawa, nakaharap dyan. Yan ang mismong travel order sign niya na susundan mo. At ibalik natin yan dito para makita talaga. Ayan. Kung saan ito nakaharap, sir, kahit umabot man yan ng 20 meters, 15 meters,
bantayan mo kung may bato bang salakot stone. Parang ganyan, no? Ayan. Kung yun ang tinitignan niya, ganitong hugis sa bato, ay sigurado ako, may cave ang area na yan. Malapit sa batong tinignan niya. Kung may ganitong hugis sa bato, salakot stone. Kahit hindi masyado malaki, pero nagsisignal na ito ng butas plus travel order sign. Sundananan lang or kailangan mong sundan. Pero base sa experience ko, meron at meron ka talagang matatamaan dyan na nag-iisang bato na hugis sa lakot or para siyang paganyan na malaking bato din yan, mga katits. Pero kung hindi masyado malaki, okay lang. Ibig sabihin, may cave sa area kung saan yung cave na yan, gawa rin niya ng malaking bato at doon nila sinalpak ang deposito. Pero sa kalkulasyon ko nito, ang deepness sa pinakapangatlo natin, deepness deposit, hindi ito pang mababaw, sir. Aabot ito ng 36 feet to 45 feet itong pinakapangatlo natin. Ito number 3, sulatan natin. Ayan. Ito nasa 36 to 45 feet. Ito naman ang pinakapangalawa. Medyo okay ito kasi naka-design ito ng mga pinakamalalim, 18 feet lang ito. 12 feet to 18 feet ang pinakapanguna natin. Ito yung nasa loob ng bato na litaw kung saan hindi siya nakabaon sa ilalim. Kung nakabaon man ito, malalim ng 7 feet. Madalas nga nasa 4 feet lang eh. Lalo na ang mga ganitong sign, pang bukid nun sign ito, Mindanao. Maraming mababaw na deposito sa area na yan sa bukid nun. Yan ang pinaka-final assessment reading ko dito sa tatlong sign mo na ito. At dito tayo sa ibang sign. Tulad dito, mga katits, para siyang pagong at may arrowhead pa pinakaulo niya. Mapapansin natin may dot. Ibig sabihin sintering bearing ito ng daanan sa ilalim na may butas kung saan nakaturo ang pinaka-arrowhead niya. Sigurado ako may butas dyan papunta sa ilalim. Ang deepness niyan or lalim niyan, bago mo makukuha ang pinakabutas, sukatin mo lang ang dot na ito. Zoom in natin. Ayan siya, mga katitso. Sukatin mo tong dot na ito. Halimbawa, nasa 2 inch ito. Ibig sabihin, nasa 7 feet deepness. 7 feet ang pinaka-entrada ng butas. Ibig sabihin, i-open cut mo muna bago mo makukuha ang tamang daanan. Banda dito sa ilalim na yan kung saan siya nakatingin. Pero, base sa pagkadat niya, sa likod mismo, pasok na ito ng fixed point target or fixed point ratio sight. Wala ka nang or wala ka nang ibang susundan na sign, kundi ito na lang yung pinaka-arrowhead niya papunta sa ilalim. Taniling ito eh, kasi may butas. Ayan. Pero kung hindi ako magkamali, kung itong pagong na ito, siya ang tinitignan ng butas na ito. Ayan, ito yung pinaka number 3 natin. Nako, sigurado ako, may cave talaga ang area na yan kung saan nagpapasunod ang ulo ng pagong na ito. Ayan siya. Nagpapasunod pa yan sa ilalim bago mo makukuha ang pinaka cave kung saan gawa siya ng bato. Kasi tandaan natin, mga katits, ang pagong, ang likod niya, nagsisimbol ito ng may cave ang area. Yan ang pinaka-final assessment reading ko dyan. Ayan, no? Papunta talaga doon, no? Sundananan lang to, sir. Pero hukayan talaga to. Hindi basta-basta ang hukayan ang pagsunod ng mga sign, lalo na nasa ilalim na kayo, bantayanan ang mga sign.
na makukuha ninyo. Next sign tayo. Para siyang puwit ng pagong kung saan nakasalpak sa gilid ng bangin. Bangin ba ito? Ayan siya mga katits, oh. Ayan, sa puno pala ng kawayan. Okay. May another sign dito kung mapapansin, may dato. Ayan siya, oh. Pero itong batong na ito, para siyang palaka kung saan sumuporta sa dito sa puwitan ng parang pagong. Sapa. Ibig sabihin, nasa taas plato. Nako, pag mga ganitong plastada, sir, entrada ng tunnel ang ano nito. Matatamaan dito sa ilalim pag tatanggalin niyo yung pinaka... Ito. Itong pinakaano niya, parang puwit ng pagong. At dito natin makikita yan, pinaka-zoom in natin. Ayan. Pwede rin tanggalin niyo yan, sir. Ihulog ninyo para makita ninyo kung may ulo ba yan sa kabilang dako, kabilang side. Kasi kung mapapansin natin, pabilog lang siya. Pwede rin, sir, gamitan ninyo ng metal detector ito. Kung tutunog yan, ibig sabihin, nandyan yung target natin na inside rock deposit. Mga ganun ba? Pero kung ako ang nandyan sa actual, tatanggalin talaga to para makita ko ang pinakakabilang side kung may arrowhead ba siya na nakaturo sa ilalim. Pa down. Yung pinaka-arrowhead niya. Ayan ang pinaka-final assessment reading ko dito. Ngayon, dito sa kabilang side niya, may napansin lang ako na butas tulad to. Ito. Bantayanan ito, sir. Kasi sa palagay ko, nagpapasunod ito ng ibang area. Maliban pa dito, may isang target at nagpapasunod pa itong sign na ito sa kabilang target. Pwede rin ito, sir. Ibase natin sa pinaka-number to natin kanina. Kung saan makikita natin dito. Asa na yun? Ayan, oh. Ayan, ito yung pinaka-number to. Pwede na rin to na may tunnel at may takip. Pero yung pinakatakip na sa ibabaw, medyo naliitan ako. Ayan. Yung pinakatakip na sa ibabaw, hindi parang hugis na sinabi ko kanina na parang misa. Hindi siya. Pero ganun pa man, hindi ito ang tipong pinaka-number to natin, hindi. Baka ito yung pinaka- pang number 3 kung saan may cave sa area kasi ang puwit niya pabilog cave din ito, eh. Ayan ang pinaka final assessment reading ko diyan, at nandito yung pinaka another sign na nagpapasunod sa kabilang area. Bantayanan nito. Yan lang ang pinaka final assessment reading ko dito. Gamitan mo ng mga metal detector ang mga batong nasa paligid kung sakaling kakagat. Ibig sabihin, may laman. At sana huwag mong kalimutan si Code Reader. Okay, sa pagtatapos dito sa simple content natin mga katits, sana may nakuha kayo mga simpleng idea nang sa ganun may apply ninyo sa bawat area ninyo. Ulitin ko ulit, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Thank you mga katits.